Ayan, nandito po tayo sa isang kaibigan po natin katambayan. May ano, ukrahan. Alamin po natin kung ano po yung diskarte sa pagtanim. Magkano yung kitaan. At ano, okay ba? Hindi yung dun si tatay oh, nag harvest. Ito na yung unang harvest ni tatay oh. Yung mga okra. Ilang square meter ni Derikya? Mga 1,000 lang ito? Mga 1,000 lang. Mga ilang puno naman yung matanim dito kya? 5,000. Yan yung mga ano mo harvest kya. Araw-araw talaga may harvest dito sa okra kya? Araw-araw. Ilang kilo naman yung nakakaya mong harvest isang araw nito kya? 25 to 20. 20 to 25. Yan. Araw-araw talaga kya no? Araw. Hindi kailangan din ng ano dito sa pag-okra kya? Tawag nito. May fertilizer ba itong nilalagay ka? Wala. So wala lang, tubig lang talaga. Tubig lang. Ang ganda ng ano tanim ni Kuya. So ang ginaharvest mo kaya yung mga bata pa talaga. Regular size. Yan yung regular size. So may mga maliliit pa na hinaharvest niyo po. Oh, yan. Ah, okay. Nasa 5,000 na tanim pala yung kayang tawag ito itanim sa okra sa 1,000 square meter. Dikit-dikit yung tanim katambayan. Araw-araw to tay. Araw-araw talaga sa loob ng ilang buwan to bago matapos yung o bago mapalitan o mamatay yung okra tay. Apat na buwan. Rutin nyo talaga yung harvest araw-araw sa apat na buwan. Grabe pala no? Yan, katambayan sa pag-ukra, may kita din pala no? Magkano yung kilo ngayon, tay? Depende sa ano market. Pinakamataas na kilo, yung per kilo. 25. So malaki-laki pala, kung araw-araw. Baba ang ano. So ngayon, nasa 15 pesos per kilo lang. Pero kahit papano may kita, no? Dami pala ng harvest. Mapuno talaga ito, tay? Half lang. Ilang ano nga ito bago ma-ano, tay? Galing pagtanim hanggang mag-harvest, mga ilang buwan. Oh, kumbaga, from day 1 to isang... O ilang days bago maka-harvest kung magtanim tayo? Isang kalahating buwan. Isang 45 days pwede na ma-harvest. So maganda pala no? Mag-umpisa na harvest. Mag-umpisa na ng harvest. So, maganda pala magtanim kung may lupa ka talaga no? May lupa ka. May pera sa farming. Ilang ano na to tay? Ilang edad na to? Ilang buwan na tong ano na to? Tatlo na to. Tatlong buwan. So, pagkatapos na naman po dito, magtatanim ka naman ulit. Tanim naman ulit. Yan. Sa'yo pa din yung sa kabila tay. Mag-harvest ka pa din doon. Yan. Ilang, so kumbaga ilang kilo to lahat ma-harvest dito? Ito na sa, ano lang, 15 kilos lang. So lahat pala kasama doon, nasa 20 to 25 kilos. Yan. Galing. Yung similya naman po nito tay, binibili nyo pa po? So kumbaga ano pala no, kailangan palang bilhin yung similya para sa mga ganitong ukra o yung ganitong klase na ukra. Ganda kayong ano
yung bagong similya, yung tawag lang urig. Ah, yung urig, yung first pa talaga. Oh. Yung ano naman po nito, Tay, yung kumbaga, pwede din gamitin yung similya po nito sa pinagharbisan mo. Pwede rin gamitin. Pero mas maganda talaga yung urig. Oh. Tawag ito na similya, smooth green. Ah, smooth green yung similya na ito. Kumbaga sa isang araw, Tay, kikita ka ng nasa 3 to 400 sa ganito na yung nasa 20 to 25 kilos. Okay na pala nakita tayo, no? Pangdagdag extra income. Pambili ng ulam. Pambili ng ulam. Kumbaga, kung may extrang lupa ka, Tay, pwede ka talaga magtanim. Hindi ba mahirap alagaan yung ano, Tay? O mag pagtatanim, pag-farming ng okra? Hindi naman. Ano lang yung maintenance po dito, Tay? Ano, tubig lang talaga? Tubig. Wala talagang halong ano, fertilizer, no? Wala. O yan yung maganda. Kasi kung lagyan mo ng fertilizer, hindi masyado magbunga. Yan yung kaibahan sa ibang tawag nito, tanim, gulay. Maganda talaga yung okra. Gusto niya walang fertilizer na ano. So, palaging may tubig talaga ito, Tay? Isang linggo bago patubigan, sunod naman linggo. Every week lang patubigan. Oh. So yan yung maganda, hindi ma ano, low yung maintenance, tubig lang. Hindi din po basta-basta napapatay yung ano, Tay? Yung ano, kahit mainit na? Basta may ano lang, may tubig. May tubig lang. Mga regular size lang yung kinukuha mo, Tay, no? Palingki. Pang palingki lang. Display sa ano, mga nindahay. Gabi, araw-araw talaga, Tay, no? Mga ganito kalaki, Tay, di pa to pwede, no? Para bukas naman yan. Bukas na naman yan. Maglaki pa ito. Bukas, ganito na yan kalaki. Yan na yan. Ang bilis pa ang lumaki, no? Grabe. Ilang oras ka naman na bago matapos mag-harvest nito, Tay? Lahat-lahat? Kanahapon ka talaga nag-harvest, Tay? Bakit hapon, Tay? Buyer. Yung buyer, yung depende sa buyer na ano, kung anong oras niya kunin. Kung agang-agang mag-harvest, masira yung Yung gulay. Gulay, mag-itim. Mag-itim. So, kailangan talaga na pag bago ma-harvest, kunin agad yung harvest para i-display sa palingki. Ito din ang kulay pagdating ng palingki. Yan. Ayan yung umabuntag. Pag maaga, meron din nag-ano dito sa inyo pag maaga, Tay? Nagkakuha. Nag-order. Depende sa mag-order, no? Yeah. Nag-order ng 5 kilo. Wala man itong season, Tay, no? Wala. Yan yung maganda sa pag-ukra, walang season. Anytime, pwede ka magtanim. Dili lang isang imo customer. Halos ka lahat taga palingki talaga. Hinahugasan pa ni kaya wala na. Dili ni bawal ni siya hugasan. Madaot. So di pala ano, pwedeng ano, no, linisan ng tubig. Ani ya, pwede na ni adbison ani. Ganun talaga, no. May ano ba, piste ba ni siya? Ulod dili kayo. Wala talagang isyu ni sa tanim, no. Walang kalaban. Hindi kinakain ng mga uod, mga ganyan, wala. So napakagandang alagaan pala yung ano, pag okra farming. Walang gasto. Tubig lang talaga. Yung buto pala, kaya binibili mo lang. Magkano yung tawag nito, similya nito, kaya? 1 kilo, 3,000 ang kilo. 3,000 ang kilo. So, ilang ano yan? Ilang buto yan, mga? So, maubos talaga yan. Pagtanim. Ano lang. 1 kilo lang ito lahat. So, sa, kumbaga, 10,000 na puno, kalahating kilo lang yan. Wow, ang galing pala, no? Bawing-bawi ka pala nito pag magtanim ka?
sipag lang ang ano, ang dapat mong ano talaga, puhunan. Hindi ka na nagsisildo. Hindi ka na nagsisildo, ano lang, sarili na talaga kayo. Ayan. Ito yung irrigation katambay, ano, tubig. Ayan yung ginagamit sa ano, sa mga pananim po dito ni tatay. Ano yan, tay? Ah, depende lang din pala sa ano, no? Kung ilang kilo yung i-order sa'yo. Ayan, mga ilang kilo na kayo yan, tay? Sana sa 15 kilos, kulang ka pa ng 10 kilo. Yung mga malalaki naman, tay, ano naman po yung ginagawa mo sa mga malalaki, tay? Yung mga reject na, kumbaga, hindi na pwede, tay. So, ano yung mga hindi pwede, tay? Nahulog na sa lupa. Yung mga ganito, hindi na to pwede. Na. So, ano pwedeng gawin yan para ano? Pwede din gawin sa milya. So, walang sayang din pala, tay, no? May mga dumadating pala, tay, no, na malalaki talaga, hindi ma-harvest, tay, no? Parang reject na yun. Ang mga reject na yung mga lalaki talaga? Tawag lang piko. Piko, kumbaga? Yeah. Ah, okay. Demand talaga, demand. So, walang zero talaga sa ano dito? Sa bintahan? Wala. Araw-araw talaga, nabibintahan ka talaga, no? Kulang pa minsan, tay? Kulang. May order pa yung mga tindahan gagmay. May mga order pa talaga ng mga mga maliliit na tindahan na nagabenta ng gulay. Limang kilo ang order. Oo, okay. Hindi talaga ano no, zero talaga, walang zero talaga sa kita dito. Araw-araw na harvest. Araw-araw. Ilang taon ka nang nag-alaga nito, tay? Ah, nagtatanim? 20 years na sa ganitong style, sa pagtatanim ng okra din. Yan. Hindi ka tatagal kung walang kita ito, may kita talaga. Hanap tayo lang ibang trabaho ko. Tayo kumita. So anong trabaho po natin, tay? Ito na talaga pagpa-farming. Ito na lang. So mga ganito kaliit, tay, mga ilang araw bago maging malaki pwede harbisin? Tatlong araw, mga ganito na siya. Ganito na. Grabe pala, no? Ang bilis na palang lumaki ng ukra, no? Ganyan na kalaki yung maliit. Yung ganito kaliit. Yan, tatlong araw lang. Regular tayo sa bintahan ng okra. So mga ganito lang kalalim yung ano, tay, yung butas. So yung buto dyan lang ilagay. So mga ilang araw bago magtubo, tay? Tatlong araw. Yung basa yung lupa. Yung basa yung lupa, magtubo na agad. May ano na, halaman ang maglabas. Kung madali lang pala alagaan at tumubo yung ukra, tay, no? Pag hindi mo na-harvest ng mga ganyan, ano na siya, magtanda na siya. Hindi na pwede kainin. Hindi na makain. So dapat harvestin na talaga o harvest na talaga pag ganyan na. Ganito lagi, harvest na. Ayan, katambay yan. Maabot ba yung timil? 15, mga anak. 15,000 sa isang buwan. So okay na kita, no, kung wala kang ginagawa. Dagdag gusto na income lang ba? So yan mga katambayan, ha, feature po natin yung gulayan po ni Tatay Dudong at Kuya Dudong. So nagpapasalamat po tayo sa kanya kasi nga in-entertain niya po tayo at may kunti din po tayo nalaman na isang gulay po na wala pong o hindi kailangan po ng fertilizer. Tubig lang po talaga. Araw-araw po ang kitaan, araw-araw po ang harvest. So napakalaking tulong po yan kung may mga gusto magtanim po o kung gusto nyo kumita sa pagbubulay. O tamang-tama po yung okra po sa inyo. Sa mga nanood po pala ng aking mga previous videos at mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan, sana po ay consider nyo po kung subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay yun lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Maraming salamat po pala Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Panamox Forte, Worms to Go, Intenso Plus, Intenso Premium, and Intenso Power Stack. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Bunjols TV, Boy Upaw Vlog from Japan, Ka-Farm Will from Bicol, at sa mga nanood po dyan, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!